Hello guys, welcome po rin, no? Especially sa mga newbie sa Airsoft dyan. Ngayon guys, no, part 2 review tayo about dito sa FMA mask. Ngayon guys, kasi ngayon ang gagawin natin ngayon, durability test. Yung talagang itetestan natin yung kanyang lens kung talaga bang matibay ba talaga tong dual lens na to, no? Kasi plan lalo ko talaga is yung sa game set ko sa itetest, siguro manghihiram tayo ng mga rifle na may mga 450 FPS pataas, no? Kaya lang, dahil nga gun ban ngayon, medyo matatagalan pa, kaya dito lang sa bahay natin itetest. Gagamitin lang natin ito yung gamit kong mga unit dito. Dalawang unit ang gagamitin natin pang-test dito, no. Una itong ano, pistol muna. Mababala naman FPS nito sa 310 o 320 lang. Tapos yung susunod naman natin itong ano, ayan, kita ko lang. Yung rifle na yan. Actually ang ano yan, FPS niya na mapapalo lang 420 to 430 FPS. Medyo malakas na rin yun, no. Ngayon guys, kasi kaya dalawang unit ang ginamit natin itest, kasi una gamitin muna itong ano, mababang FPS. Subukan natin kung kakayanin ba niya, kasi kung sa mababang FPS, di na siya nag-crack na siya, ibig sabihin na mahina ang klase to. Pag nalagpasan niya yung mababang FPS, saka natin gagamitin yung rifle. Kumbaga level-level, no, level up ang kanya ano, ang test na gagamitin natin dito sa FMA mask na to. Ang guess na yan na po siya, no. Siya naman natin ilalagay diyan. Ano lang, unahin muna natin ang i-test itong pistol muna gamitin natin. Tapos yung rifle, siguro nasa, tulad sa sabi ko kanina, nasa 10 feet ang layo. Ayan siya guys. Siyempre, safety first muna. Ayan. Baka bumanda. Maganda na yung safe tayo, no. Guys, no, sumobra ata sa 5 yung putok natin. Ayan, no, kung makikita nyo, wala naman, bumanda lang. At wala lang, no. Mancha lang. Ayan, sunod naman natin ang gagamitin naman natin ngayon, ito namang rifle naman. At ayan, medyo layo lang tayo ng konti, ayan. Rifle naman ang itetest natin. Ang guess, no? Walang bayad naman siya. Eh, meron pa, may bumakat lang. Pero natatanggal naman 'yon, tatanggal naman siya. Ngayon, ano nga pala tayo gamitin, i-full auto natin. Ulitin natin, full auto naman natin. Magpo-full auto naman tayo ngayon. Ito siya, guys, no? Kung makikita nyo, wala siya kahit gasgas. Wala kami kitang gasgas dito, no. Mayroon lang mga bumakat na parang dumi. Pero natatanggal naman yan, kasi concentrate ako dito sa part na to, eh. Tulad naman kasi gusto gasgas. Tulad naman kasi gusto gasgasan, no. Pero kung makikita, wala naman talaga siyang gasgas. Kung makikita nyo siya, no. Tapos ang distance na lang natin, ang layo natin sa target is around 10 feet lang. Kaya kahit sabi natin 430 o 420 FPS lang yan, medyo may kalakasan yung impact niya kasi medyo malapit, no. Eh kasi kung sa normal games naman talaga, di naman 10 feet na layo na kalaban mo, siguro nasa 70 o mas malayo pa. Kung sabihin natin nasa 450 FPS ang gamit niya, pero kung nasa malayong distance naman, di naman siya ganun kalakasan yung impact niya rito sa mask mo. Kaya pag masyado malayo yung distance, siyempre hindi naman ganun kalakasan, no? Siyempre hihina yung impact ng BBs. Kaya naisip ko, wag na manghiram ng mga ano, ng mga bala ko sa talaga, manghiram ako ng ano, mga rifle na may ganung kalakasan, no. So ganun guys, no. Okay naman siya, matibay siya para sa akin. Pero sabi nga ng iba, kung ano tawag niyan, kung gusto mo mag kung ititest mo siya sa pang 500 FPS o mga 600 FPS, di ko lang, pero kung nakikita ko sa test kanina, parang kakayanin niya yung ganung kalaking, ganung kalakas na FPS. Kasi parang bali wala lang 'yo. Hindi mo walang gasgas. Kaya rito na sabi ko, hindi naman ako naglalaro sa mga open FPS, no, yung mga may matataas na FPS, yung mga 600 pataas, kasi habol ko naman talaga yung laro, hindi yung sakitan, no. Kaya doon ako sa tinest ko yung 420, kasi yung purpose ko lang talaga sa mas na to,
Magamitin ko lang talaga siya, paano lang naman talaga siya pang CQB. Kasi usable pag CQB kasi nasa 420, pinakamapataas na yun eh, pababa. Ang FPS limit doon, kaya masabi ko safe na to pang CQB, no. Pero kung gagamitin nyo to sa mga pang open FPS, para sa akin na kakayanin, kaya lang huwag natin sugal. Maganda na sure, no. Basta ako sure na kung kakayanin nito na sa, kung para sa akin, no, kakayanin ito hanggang 450 FPS na rifle, kakayanin niya to. Kasi kung makikita mo naman talaga, no, parang value wala lang talaga, ayan. So guys, no, verdict ko ngayon, yun ang matetest ko lang dito about sa durability ng lens. Kaya lang yung ano nga lang, hindi natin matetest dito yung kung nagpa-fog ba itong lens na to, no. Tsaka yung kung about sa comfortability, kasi nga sarado, ano nga tawag niyan, gun ban, hindi natin ito mat-actual test sa mga laro. Siguro sa susunod na, so tatagalan na, no? So, yung pinaka full review about dito, kasi importante lang, siguro importante lang mga salaga dito yung lens, yung tibay ng lens, isa sa mga importante yan. Kasi alam naman natin, halos lahat naman ng mga mask, no, nagpa-fog naman yan eh. Based naman sa mga nakasabay yung corona, sa mga games, no, halos lahat ng mga mask nila nagpa-fog naman. Kahit yung gamit ko na Pyramix, no, sa ads nila sa YouTube, di rin nagpa-fog. Anti-fog daw, pero nagpa-fog din naman. Ganun guys, no. So ito kasi guys, ito lang aking munting review about dito sa FMA mask na to. Para sa akin, sulit to, no. Okay yung tibay na lens niya, maganda. Na-test naman natin, nakatayin mo sa video. Kaya, para sa akin, sulit siya. So guys, ang ganito lang po aking munting review about dito sa mask na to. Muli po, no, salamat sa mga nanood. God bless and stay safe po sa inyo lahat.